Good day everyone and welcome back to my channel. For today, I'll be presenting the new SSS contribution table na based po sa bagong rate na itinalaga ng SSS. Gusto mo pang maghulog sa SSS? Gusto mo mag-start ng hulog? Or dati ka ng member ng SSS at gusto mong malaman kung magkano equivalent amount ng dati mong hulog? So pag-usapan po natin siya ngayon. So, ito pong table na ito ang bagong SSS contribution table na based sa bagong rate na kanilang itinalaga. So, ito pong first column ang ating range of compensation. Second column is the monthly salary credit. Third column is the monthly contribution para sa taong 2021. Ito pong column na ito is yung regular social security fund. Magkano mapupunta sa social security fund and sa mandatory provident fund. So, first column is the range of compensation. Kung ang inyo pong income is 8,000 pesos, so dito po siya magpo-fall between 7,750 to 8,249 pesos and 99 cents. So, ang inyo pong monthly salary credit is 8,000. Okay? So, ang inyo pong magiging hulog is 1,040 a month. So, lahat po siya mapupunta sa regular social security fund. If ang inyo naman pong salary ay nag-fall dito sa 15,800. So, in between po nitong 15,750 and 16,249. So, dito po magpo-fall sa 16,000 monthly salary credit ang ating pagbabasihan. So, ang iyong monthly contribution ay 2,080. So, kung mapapansin nyo po dito sa ating table na ito ay wala pong napunta sa mandatory provident fund or yung ating Workers Investment and Savings Program. Bakit po? Kagaya po na nabanggit ko, as I have mentioned before on my previous video presentation, ang mandatory provident fund po ay magkakaroon lamang kung ang ating monthly salary credit is more than or mas mahigit sa 20,000 pesos. Okay? So, ito po yung ating second part ng ating table. So, kung mapapansin nyo po, nakahighlights ko po itong part na ito. Okay, bakit po? Kasi dito po tayo nag-start ng ating mandatory provident fund. Dito lang po tayo nagkaroon ng share sa ating mandatory provident fund. Bakit po? Dahil sabi ko nga po, pag more than 20,000 ang inyong monthly salary credit, tsaka pa lang po tayo magkakaroon. Bakit? Dahil yung mag-exist lang po or yung lalabas sa 20,000 na ating monthly salary credit, yung lang po ang mapupunta sa ating mandatory provident fund. Kung ang inyo pong income is 20,750, so ang inyo pong monthly salary credit ay magpo-fall sa 21K. So yung 20K po automatic is mapupunta sa regular social security fund. Okay, kung makikita nyo po dito, nagkaroon nga po ng breakdown. Ang inyong monthly contribution, if 21K ang inyong monthly salary credit is 2,730. So, nagkaroon siya ng breakdown. Yung 1K na nag-exist or lumabi sa 20K, yung 13% itong 1K is 130. So, siya po yung mapupunta sa mandatory provident fund. Ganun din po sa mga susunod na monthly salary credit kung saan mag-fall ang inyong income. So, kung mapapansin nyo po dito, naka-fix na po yung 2,006. So, maximum po na 2,600 pesos ang mapupunta sa regular security fund. Ang excess na po ay dito sa mandatory provident fund. So, if ang inyo pong income ay 24,750, mahigit, kunyan po ay 25K, 50K, or 100K, dito pa rin po sa 25,000 na monthly salary credit siya mag-fall. So, ang inyong monthly contribution ay 3,250. Basta dito lang po kayo mag-based. Ito po ang tignan nyo, itong column na ito, yung monthly contribution 2021. Ito po yung amount na inyong ihuhulog. Huwag nyo pong isipin kung magkano mapupunta doon, kung paano ko computein. Okay, automatic po yun pag nagbayad kayo sa system, sila po ang mag-a-adjust kung paano mapupunta doon sa regular social security fund at mandatory provident fund. So, ito lang po ang ihuhulog nyo kung magkano po, kung saan mag-fall yung inyong income. Tingnan nyo po yung range of compensation and then yung corresponding monthly salary credit niya para malaman nyo kung magkano inyong magiging monthly contribution. So, para po dun sa nagtatanong, magkano equivalent amount ng dating hulog sa bagong rate ngayon? So, ibibigay ko po yung table para po makita nyo ang comparison. Okay.
So kung kayo po ay dati naghuhulog ng 960, sa bagong rate po, 1,040 na po ang inyong magiging monthly contribution. Kagaya po ng isa nating viewer, hello dun sa viewer natin na nagtatanong, ang kanya daw monthly na hulog is 1,920. So kung 1,920 ang monthly contribution mo noong nakaraan taon, ngayong taong ito po, ngayong 2021, 2,080 na po ang inyong magiging monthly contribution. Okay? So ito po yung continuation ng ating table. Kung kayo po dati ay naguhulog ng 2,004, meaning ang inyong income ay 19,750 pataas. Okay? Kasi dati po, ang maximum monthly salary credit is 20K. Pero ngayon po, ang maximum monthly salary credit na po is 25K. So kung dati po, 2,400 ang hulog nyo, 2,006. Pero be careful nga po. Tingnan nyo po kung magkano ang inyong range of compensation. Kung dati po ay 2,400 ang hulog nyo, baka naman po kasi 22,250 ang inyong monthly income or 25K ang inyong income. So kung 25K ang income nyo, 3,250 na po ang inyong hulog. Kung ang inyong monthly income po is 22,250, okay, 2,925 na po ang inyong magiging monthly contribution. Okay, so basta po pagtaas o mas mahigit po sa 24,750, kung kayo po ay kumikita ng 50K a month, 75K, 100K, so dito po siya sa 3,250. Ito po yung table na ating babasihan, itong range of compensation. Tingnan nyo po itong column na ito. So, para po sa hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel, please don't forget to subscribe para po maging updated kayo sa bagong video upload ko. And please don't forget to like and share na rin po itong video presentation na ito. So, thank you po for watching. God bless everyone and keep safe. Bye!